nagsusundok ko ng channel. Wala na po ito nablay. Hindi ako nagsupply. Ayan. Nasama pa lang pakinamdam ko, guys. Ay, ano ba yan? Hindi ko makakabilihan. Kahit uminom na ako ng panago kagabi. Alam mo ba, guys, nung gumising ako, sobrang pawis ng katawan ko. Nagising ako ng alas 4, hindi na ako nakabalik ng tulog. Hintay ko na lang mag- Dala ko, guys. Tatapon ko mamaya. Going to the garden. I'm talking again. Yes, hello. Yan. Good morning, good morning. Guys. Hello, my chili. How are you all? Yan, lumaki na siya, guys. Oh. Good morning, everyone. This is Toto Life Story again, guys. Welcome back. Welcome back. Yan. Kausap muna tayo dito, guys. Yan. Kahapon, guys, grabe talagang ano. Hirap na naman talaga ng ano. Pag nandito yung amo kong babae, guys. You know? Umalis siya ng ano, 9 o'clock. I know, 9 o'clock. Almost 11 o'clock in the morning. Kasama niya yung asawa niya, tapos yung isang bata, yung walang pasok. Yung babae kasi walang pasok ng 2 linggo. Kaya dati nandito yung nanay niya nag-aalaga, tapos nung wala yung nanay niya, parang naglibyata siya sa trabaho. Tapos yun, guys, pag nandito yan siya, guys, wala siyang tigil. Palagi siya nag-aayos, palagi siyang, hindi niya, nilalaan yung time niya sa anak niya. Naayos niya yung ano niya, yung kwarto niya, tinatapon niya lang gusto niya, tapos kagahapon naman yung kusina na naman tinanggal niya lahat yung ayaw niya, tatapon niya. Tapos yung bata, alam mo, guys, lagi nagsasabi, laro naman tayo, laro naman tayo. Palagi ka lang nagtatrabaho, palagi ka nagtatrabaho. Hindi niya talaga ano, sabi niya, eh, tatapusin ko muna to, eh, tatapusin ko muna. Ganyan siya, guys, pag nasa bahay, hindi siya naglalaan ng time dun sa ano niya, mga anak niya. Naglalaan siya ng time para mag-shopping, ganyan, kasama niya mga anak. Yun lang. Pero yung ano nila, yung lalaroin niya yung ayaw niya. Gusto niya, may trabaho siya. Tapos, yun na, guys, yung kahapon, dumating sila, bumalik sila ng bahay ng ano, alas 4 na yata. Pero bago pa man yan, dumating sila ng alas 2, tapos umalis na naman sila. Sunduin yung malaki, yung bata. Tapos, pag ano, dumating sila alas 3 sila dumating, kasama yung kaibigan ng babae, ng batang babae kasama. Tapos, yun, laro sila, laro. Ako naman, kahit masama pakiramdam ko, syempre, sasamahan mo sila, titingnan mo sila, hindi sila pwede, hindi ka pwedeng umupo, guys, titingnan mo sila, nakatayo pa, tingnan mo sila kung anong ginagawa, anong kalat nila, iimisin mo, liligpitin mo, ganun ang buhay ko, guys. Tapos yun, siya naman, busy dun sa pagkalikot ng kusina niya, yung dry kitchen niya, natanggal niya lahat yung ano. Tapos, nung bandang 4:30 yata yun, dumating naman yung kaibigan ng lalaki, yung batang lalaki, yun. So, apat na sila mga bata, titingnan ko. Yan. Hindi naman sila nagkukulit, pero yung alaga ko talagang sobrang makulit siya. Sobrang walang hiya siya. Parang pag ano siya, may sayad sa utok. Parang sa atin ba, may sumpong. Ano, pag nagagalit siya, binubuntong niya sa akin. Kasi yung kaibigan niya, ayaw makipaglaro sa kanya. Ayaw makipaglaro, kaya nainis siya. Gusto niya kasi, pag pumunta rito sa bahay niya, paglaro sa kanya kung ano yung gusto niya. Ang gusto nung kaibigan niya, ano, maglalaro sa gusto ng kaibigan niya, hindi sa gusto ng alaga. Yun, nainis siya. Tapos, ano, pinakwentuhan niya yung alaga niya kasi may, ano siya, nainis siya. Sabi niya, alam mo ba yung yaya ko, napaka ano niyan, napaka rude niyan, napaka stupid niyan. Ganyan siya, guys. Diyos ko po, batang 6 years old. Kasi nangangano niya sa nanay niya, nakukuha niya sa nanay niya, ang mga pinagsasabi ng nanay niya, nakukuha niya. Tapos sabi niya, alam ba yung katulong namin, napaka-rude niyan, napaka-stupid niyan, napaka-nuti niyan, ganyan, napaka-ganyan, guys, kung ano-ano, masasamang, masasakit na salita talaga, parang sarap sa pukin na talaga, sarap, ano, ganun din siya sa nanay niya, pag ano, pag nagagalit siya, ganun, ginaganun niya nanay niya, nasabihan ka, mamatay ka na sana, ganun talaga yung nagawa ng bata, kung ano yung naririnig niya sa magulang niya. Sinasabi niya rin sa katulong, yung kaya niya lang. Pero sa mga kaibigan, syempre hindi niya pagkakas. Sabi ko, hindi ka nahiya. Sabi ko, hindi ka nahiya. Tingnan mo yung kaibigan mo. Sinasabihan ko yung bata. Pero sa English, hindi ka nahiya. Sinasabihan mo ako na ganyang salita.
tanungin mo nga siya kung nagsasabi siya dun sa katulong niya, yung katulong ng kaibigan niya, 12 years na guys, 12 years na. Tapos alam mo nang sabi niya, Rita, maglaro tayo, laruin mo, maglaro tayo, ikaw yung monster. Sabi ko, ginan ko guys, talaga sama ng mukha ko, sarap na talaga protein, sarap ng patulan, pero tinitimpi ko lang kasi may CCTV. Hindi talaga ako nananakit, tinitiis ko lang talaga guys, kahit anong sakit, kahit anong sama ng mga salita yun, pero ang mukha ko talaga para na akong papatay ng tao. Ayan, tapos siguro nahalata nung kaibigan niya, tapos sabi, tapos nung hindi ako makapag, nung gumanon ako, hindi ako nagsasalita guys, basta gumanon ako. Sabi niya, tingnan mo yung katulong namin, napaka ano niya, tingnan mo ayaw makipaglaro sa akin. Tapos alam mo ba ang ginawa ng batang lalaki na maliit pa sa kanya guys, pero kasing edad lang niya, pero maliit pa sa kanya, ano siya, Turkish siya, doon din nag-aral sa international school na pinag-aralan niya. Ano, yung kaibigan niya nagsasabi, oh, Rita, Brendan say sorry about he is talking to you, he don't want to hurt you, he don't want to say the words, he say sorry like that. Ganyan guys, Diyos ko, tingnan mo guys kung ano ay yung difference ng pagpapalaki ng bata. Tingnan mo itong maliit na to na kaibigan niya, nakaka-realize na ang katulong ay tao rin, hindi mo dapat saktan. Tingnan mo. Tapos yung narinig nung alaga ako guys, sabi niya, ano sinasabi mo? Huwag ka magsalita ng ganyan. Stupid yan, stupid. Ganyan siya guys. Grabe. Tapos sabi niya, sabi, no Brendan, so she will play with you. Ano siya? So, sabi niya, para daw ako makapaglaro kay Brendan dun sa alaga ko, dapat daw dapat daw pakiusapan ako. Tingnan mo guys, yung pagpalaki is different. Depende kasi yung nanay, magulang nitong alaga ko, pinapalaki sila ng ganyan, narinig yung mga ganyang salita, kaya yan. Ginagaya din sila. Ano. Kaya sabi ko, nakakahiya pag nakikita ng mga ibang tao, narinig ng ibang tao na ginaganyan yung mga katulong. Di ba guys? Kasi tayo mga katulong, tao rin naman tayo, di ba? Hindi naman tayo hayop na hindi masaktan. Tsaka, bata, sasabihin ka, stupid ka, mamatay ka na sana, napaka ano mo, walang hiya ka, ganyan. Sa amin, wala talaga yung ganyan guys. Kaya, sabi ko, humanda ka lang talaga, sabi ko. Pero yung binubulo, humanda ka lang talaga. Isang araw, mawala na ako sa pagpaningin mo. Wala ka nang magaganyan. Tingnan mo lang kung may makukuha. Ginaganyan ko yung bata guys. Tingnan mo lang kung may kukuha ka pang kagay sa akin. Ginaganyan ko talaga guys. Kahit magsabi siya sa magulang. Tingnan mo lang. One day, you cannot see me anymore, forever. Sabi ko sa kanya, forever. Sabi ako talaga siya. Sa ano ba, sa galit ko na lahat na lang ginagawa mo para sa kanila. Halos pati ano nila, yuyukod ka sa kanila. Tapos, ang mga ugali guys. Tapos habang naglilinis yung amo kong lalaki, babae. Tingnan mo itong mga to. Hindi mo man lang inaayos. Diyos ko po. Ganyan siya guys. Ganun siya guys. Pag nanggilingin siya, hanapan ka talaga ng butas para pagalitan ka. Ganun siya. Alam mo, itapok ko lahat yung mga kutsara niya doon. Mga plastic na kutsara niya. Hindi ko naman alam na ayaw niya. Yung nanay niya, nag-iipon ng mga ganyan eh. Malay. Napakaano. Kaya sabi ko na, oh, manda ka lang talaga. Pagkatapos ko talaga ng kontrata, bahala ka dyan. Matay ka na sa kaka, ano mo, alok mo ng pera mo. Kahit marami kang pera, wala mo tatagal sa ugali mo. Pares kayo ng mga anak. Yan guys, yan lang, ipaano lang, i-express only guys, hindi naman sa ano, gusto ko lang mawala yung sa ano, kung ba yun, naranasan ko dito guys, totoo talaga, true to life story talaga guys, naranasan ko guys, ngayon lang ako nakaranas ng ganyan, mga bata, mura-murahin ka, sama talaga ng ano, iba-ibang lahi guys, hindi naman sa nila lahat yun, yung siguro sa ano ko lang, sa sitwasyon ko lang, hindi ko lang, bakit lahat ng mapasukan ko, hindi sila ano, kahit anong pagtitiis ko, pagsisikap ko, hindi ako napunta sa mabubuting pamilya. Puros mga ano, walang pakialam. Parang ano, walang mga puso. Yun lang sa Pilipinas yung pumasok ako ng ano, ng pansamang temporary na ano, katulong habang hindi pa ako nakaalis. Yun sila mabait, napakabait nila sa akin. Pero dito sa ibang bansa, parang mga tao dito, walang ano sa akin, walang amor, kaya kahit anong pagsisikap ko, kahit anong pagtitiis ko, grabe, wala pa rin. Kaya siguro mahala na si Lord, baka kay Lord ako magkaroon ng magandang amo.
Ayan guys, yan lang muna ang sasabihin ko at salamat sa panonood. Sana makalilate kayo ng vlogs ko. Basta ang payo ko lang sa inyo, tiisin nyo lang, huwag kayong sumagot, huwag nyo saktan yung bata. Kapag nagsasabi ng masasama, huwag nyo kurutin, tiisin nyo lang. Papasadyos nyo na lang at mag-pray kayo habang minumura kayo, mag-pray kayo. Yan lang guys, yan ang sitwasyon ko. Kaya nakasurvive ako, nakangiti pa rin ako. Hindi ako nagkasakit, praise God. Kasakit ako pero hindi naman siguro to ano sakit na ano, parang ano lang siguro to sa ano ko ba, dadating na bisita ko kaya ganun. Tingnan mo guys, oh may nakita ko. Yung, alam mo guys, tuwing pupunta ako dito, pupunta rin siya. Ayan. Sa amin yun, natakot ako dati nung bata ako yan. Takot ako. Hindi naman siya nangangat. Pag nga ginagalaw mo siya guys, ano, tingnan mo guys, pag ginagalaw mo siya, matakot siya sa'yo. Hindi naman siya ano. Yan guys, yan lang. Sana makarelate kayo. Have a nice day dito sa aking hardin, sa aking mga sili. Kasama ko sila sa aking pag-vlog. Sila yung saksi ng mga nararamdaman ko. Yan. Salamat. God bless everyone. To God be the glory. Amen.